Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon po ay nais kong ibahagi kung bakit nga ba may rainbow. Alam naman natin na ang rainbow or bahaghari sa Tagalog ay isa sa napakagandang tanawin na makikita natin pagkatapos ng ulan. At ang nakapagtataka, bakit nga ba nagpapakita lamang ito pagkatapos ng ulan? At bakit kapag mas malakas ang ulan ay mas nagliliwanag ito? Maaaring sa iba, ito ay walang kahulugan, walang ibig sabihin sa kanila. Maaaring sa iba, ito ay normal lamang na pagkatapos ng ulan, ito ay magpapakita or senyales na matatapos na ang ulan. Sa iba naman, ayon sa pag-aaral ng siyentipiko, ito ay refleksyon sa may nangyayari pagkatapos ng ulan at kaya nilang ipaliwanag ito sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan. Pero alam niyo po ba na sabi ng Bible sa Genesis chapter 9 verse 13, "I have set my rainbow in the clouds." Ang Diyos po ang nagsasalita rito. "And it will be the sign of the covenant between me and the earth." So ang bahaghari po ay isang senyales or tanda na kahit kailan ay hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito ay pangako niya kay Noah nung mga panahon na nagtatanong si Noah kung ano yung pwedeng ipakita ng Diyos na bilang tanda na kahit kailan ay hindi na gugunawin nga ng Diyos ang mundo. Kaya naman ang rainbow or ang bahaghari ang ibinigay ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ito ay pangako na sa tuwing nakikita natin ang bahaghari ito, naaalala natin na ang Diyos may pangako. Hindi lang kay Noah, kundi sa atin. Kung babasahin po natin yung Bible, maraming pangako ang Diyos na kahit kailan hindi tayo iiwan ni pababayaan, na kapag inuna natin siya sa lahat ng bagay, ibibigay niya ang ating mga nais at kahit kailan ay iingatan tayo ng Diyos, hindi niya tayo ipapahamak. Marami pong pangako ang Diyos katulad ng ginawa ng Diyos kay Noah. At kaya naman sana kapag nakikita natin ang rainbow, maalala din natin na mayroon Diyos, may totoong Diyos at may pangako ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, ito ay pag-asa. Pag-asa na pagkatapos ng malakas na ulan, pagkatapos ng malakas na unos, pagkatapos ng mga pagsubok, mga problemang dumating, merong pag-asa na ang bahaghari nagsisimbolo ng pag-asa sa atin na may bagong umaga, may bagong pagkakataon para magsimula uli sa buhay natin. So sana yun ang nasa isipan natin kapag nakikita natin ang bahagharing ito. Ito'y pag-asa para sa atin. Katulad kay Noah, pag-asa yun sa kanila na ang rainbow or ang bahaghari ay binigay ng Diyos bilang pag-asa sa kanila na magsisimula sila uli ng kanilang buhay kasama ng kanyang pamilya. Ganun din sa atin. Ito'y pag-asa. At huli, kalakasan. Kalakasan na kaya nating magpatuloy bagamat tayo'y hinang-hinana sa mga problema natin. Kalakasan na kaya nating tumayo bagamat tayo'y patuloy na nadadapa sa mga buhay natin. Pag-asa, pangako at kalakasan na kaya nating magpatuloy sa buhay natin dahil alam natin na sa pamamagitan ng rainbow or bahaghari, meron tayong Diyos na kasama. Yun lamang po ang nais kong ibahagi. Maraming salamat po and God bless sa lahat.